Hi, good morning mga meme. This is Rico Mori and welcome back to my channel. Ang YouTube channel ng mga taong positibo-positibo at kontra-negatibo. Sus Marie Joseph Energy! At yan nga po, napakagandang araw ngayon ha. At ang ganda ng sikat ng araw. Sal, good morning. Sus Marie Joseph, oo, sikat na sikat siya. Ang ganda magpa-feel good ngayon ha mga meme. At ang ganda rin magpa-good vibes ha mga meme. Kaya i-imbibe natin yung lahat ng energy ngayon ng sun. Sus Marie Joseph, hello sun! Oo, yun mga meme. At kapag gaganto magandang sikat ng araw. Siyempre, napaka-inam din po ngayon gumawa ng mga pampa-feel good at mga pampaswerte. Pero bago yung mga meme, tayo po muna ay magpapa-fresh look ha mga meme. At tuturuan ko kayo kung paano ang tamang pampa-fresh look. Ganto ha mga meme. Isabayan nyo ko ha. Ganto. Ibebendyo lang po yung leg nyo ng ganito. Oh. 1, 2, 3. Fresh look, fresh look, fresh look. Oh, diba? O, isa pa. 1, 2, 3. Fresh look, fresh look, fresh look. Sumalas, aray ko. Inay, yung nakalas na, oh. Yung na-stiff neck kagabi, inatanggal na, yan. Yan, ganyan po. Para naman kayo po ay ma-feel good. O, yun, di ba? Ang sarap ng feeling. At tayo po ay mag-energize. Tayo po ay kumuha ng isang basong tubig at lagyan po natin ng konting pinch of salt, ha, mga meme. At tayo nga po ay nag-upgrade na at ang ginagamit na po nating salt ay itong Himalayan pink salt. Pero pwede naman po yung mga puti pa rin natin natin ginagamit na asin, ha, mga meme. Yan po yung napaka-inam na makapagpa-energize sa atin kapag kagatong umaga. Sus Marie Joseph. At yun na nga mga meme, ayun po ay gagawa naman ngayon na isang napaka-epektibong ritual na pampaswerte para po tayo daluyan na naman lang lahat ng mga positibong enerhiya para tayo maka-invite na naman ng lahat ng mga kaswertihan. At yan ang gagawin natin ngayon. Kaya kung gusto nyo pong malaman kung ano po ang ritual na ito, ay panoorin nyo lamang po ang video kong ito. Pero kung kayo bago pa lamang po sa channel ko, eh, kayo po'y wag nang mahihiya ha mga meme. Basta kayo po'y mag-subscribe at i-click po ang aking notification bell para updated po lagi kayo kapag may mga bago na puto kong uploads. Kasi dito, tsak! Suswertihin kayo. At yun na nga mga meme, good morning po sa inyo lahat at welcome back at isang mapagpalang araw naman ang sumainyo. At ngayon napakaganda nga ng sikat ng araw kaya napaka-inambipon ngayong gumawa na naman ng mga bagong pampaswerte. Kaya ngayon ay gagawa po tayo ng isang namang napaka-epektibong ritual para po tayo daluyan naman ng lahat ng kaswertihan. Kayo po ba'y lagi pa rin malas na malas at napakarami pa rin problema na pinagdaraanan? Yung lagi na lamang parang kayo said na said at kapos na kapos at lagi nyo na lamang parang sinisipot lagi ang laman ng inyong mga pitaka. Sus Marie Joseph, yan po'y napaka-negatibo ha mga meme. Yung bagang napakarami pa rin mga bayarin at mga pagkakautang na kailangang bayaran. Inako po, Sus Marie Joseph, yan po ay ating kontrolin ha. Yan po ay ating solusyonan ha mga meme. Marami naman pong pamamaraan para yan ay ating masolusyonan. At ngayon nga po ay gagawa tayo ng isang napaka-epektibong ritual na pangontra dyan. Tayo ay gagawa naman ngayon ng isang pampaswerte sa ating mga pitaka. Kapag ginawa nyo ito, mga meme, ay makikita nyo kayo po'y hindi na mawawalan ng laman ng inyong mga pitaka. Sure na sure yan, mga meme. Dahil ito po'y napaka-epektibong ritual na talagang ito po'y proven na proven ko na talagang subok ko na na nakakapaghatid talaga ng lahat ng mga kaswerte. At talagang ang inyong mga pitaka ay talagang magiging putos na kapag ito po'y inyong ginawa. Yan mga meme. Subukan nyo po itong gawin ha mga meme at makikita nyo na Sus Marie Joseph, ang lahat ng kaperahan nyo at lahat ng mga pampinansyal ninyong mga suliranin at problema ay talagang masusolusyonan nyo na mga meme. At tayo po may mga sangkap na kakailanganin ha sa ritual na ito. Pero ito naman po ay mga simpleng-simple lamang naman po at ito'y madali-madali nyo lang pong makukuha kung meron po kayo ito nito sa mga bahay ninyo ha mga meme. Ano ba ito? Ito po mga meme. Simple lang naman po yung ating ever powerful talaga na asin, Sus Marie Joseph. Pero tayo nga po ngayon ay nag-upgrade na. Kaya ang ginagamit na po nating asin ngayon ay ito pong Himalayan pink salt. Pero okay din naman po yung mga puti nating rock salt ha mga meme. Yan po yung okay pa rin natin gagamitin yan. Pwede pa rin naman po natin gamitin yan ha mga meme. Kasi mainam pa rin naman po yan sa mga gantong klaseng ritual. Pero ito naman po ay pinuplon ko lamang naman po sa inyo. Yun ngang ating Himalayan pink salt, Sus Marie Joseph. Kasi alam niyo po ba na ang Himalayan pink salt ay mas matagal siyang matunaw compared doon sa mga puti. Kasi kung tayo gagawa ng mga pampaswerte ganito, mas mainam po kung ganito po ang gamitin natin para hindi po natutunaw yung ating mga asin at hindi siya nagbabasa-basa. Kasi alam niyo po ba na kapag ka po ang asin ay natunaw at yan ay nagtubig-tubig at nabasa, yun ako po, yan po ay may kaakibat na kamalasan. Yan ang ating iwasan ha mga meme, ang tayo ay matunawan ng mga asin. At napaka-epektibo ngayon kung katayo po ay magpapalit ng asin ha. Yung mga asin na inyong mga
nangatunaw na dyan. E palitan nyo na ha. Mainam po pagpapalit ng asin kapag araw ng Biyernes, mga meme. Hugasan nyo yan, yung asinan nyo, at palitan nyo yan ng mga bagong fresh na asin, mga meme. At kailangan din po natin ng ever powerful natin na sangkap na talaga hindi tayo bibiguin, ha, mga meme. Dahil ito'y napaka generous sa pagbibigay ng mga kaswertehan. Ano yun? Siyempre, ang ating dahon ng laurel, Sus Maria Joseph. Ayan, oh. Diba, Sus Maria Joseph? Kailangan po natin ng isang piraso lamang pong dahon ng laurel. Yan, ganyan, ha, mga meme. Sus Maria Joseph. Kasi alam niyo po ba na napaka-generous talaga nitong dahon ng laurel na makapaghatid at makapag-attract ng kaswertehan, lalong-lalo na sa kaperaan, ha, mga meme. Yung kubaga kayo lagi na lamang talagang said-asaid at kapos na kapos, yung talagang parang kayo broke na broke lagi at parang lagi na lang kayong parang alak na alak baga, ito po ang napakainam nyo na dalhin lagi o ilagay sa inyong mga pitaka ang dahon ng laurel. So, ano pa? Kakailangan din po natin ng isang lumang singsing. Ito po. Yung mga luma nyo pong singsing, ha, mga meme. Kung kayo po may mga lumang singsing dyan, yung mga pinagliitan nyo na, ito yung napakainam. Kahit po silver na ganyan, o yung mga gold na ganyan, yung mga wedding ring nyo, yung basta't mga luma na, ha, mga meme. Basta't yun po ay buong singsing, ha, mga meme. Yan, pwede po yung mga wedding ring ninyo o yung mga luma ninyong singsing. Basta't ito po yung buo at hindi sira-sira. Yung wala baga mga bingaw-bingaw o yung mga kulang-kulang na bato. Yan, basta't hindi po putol, ha, mga meme. Pwede pong silver na ring o pwede naman po yung gold, ha, mga meme. Yan. Kailangan din po natin ng isang telang pula. Kasi tayo po ay gagawa ng unton sa pamamagitan nito. So, paano ang pagganap nito? Simple-simple lang po ito, mga meme. Kaya without further ado, ay umpisa na natin ito. Kaya huwag na tayo magpatumpik-tumpik ta. Tayo po ay kumuha ng isang telang pula. Yan, ganyan po, mga meme. Kaya ito na po ang ating telang pula. Tapos, ito po ay lalagyan natin ng ating singsing. Yan. Alam niyo po ba na ang singsing, yung lalo na yung mga gold at mga silver, ay napakainam na maka-attract ng mga kaswertihan. At napakainam tong lucky charm. At napakainam din po itong gawing lucky charm sa inyong mga pitaka o mga wallet, ha, mga meme. Dahil ito po ay mag-a-attract ng mga positive energy para po tayo daluyan pa ng mas marami pang kaswertihan, ha, mga meme. Yan, ito po. Yan, ilalagay lang po natin ang ating mga lumang singsing. O yung mga hindi na po natin ginagamit o yung mga pinagliitan na nating singsing dito sa ating telang pula. Yan ay lalagyan din po natin ng asin. Tayo dun po ay kukuha ng isang pirasong dahon ng laurel, ha, mga meme. Yan. At ilalagay po natin yan dyan kasama ng sa ibabaw ng sa ating singsing, mga meme. Yan. Malit lang po para kasi gagawin po natin itong unton eh. Tapos tayo po ay kukuha ng ating asin nga, ha, mga meme. Pagkatapos ng ating dahon ng laurel, ito po ay ilalagay natin naman ng asin. Konti lang naman po. Pinch of salt lang po, ha. Basta't po, para ito po ay ma-energize baga at hindi siya mausog baga para hindi siya malasin. Yan, lagyan lang po natin siyang ganyan, konti lang po, para ma-activate po ang power niya, para hindi siya makontra. At napakainam kasi nito kapag ka po kayo gagawa ng mga unton na may mga gantong mga asin, ay ito po yung pwede natin pangontra sa mga lahat ng mga usog bagay, yung mga barang, kulam, yung mga ganyan, yung mga bales, yung mga palipadhangin. Kapag ka ito po yung daladala ninyo sa inyong katawan, ha, mga meme. Painam po ito, lalo na yung mga bagay na ganto na nang galing sa katawan ninyo, yung mga singsing at yan, dahon ng laurel, isang napakainam na maka-attract ng kaswertehan yan. So, anong gagawin natin dito? Ito po ay ating titukwipin na ganyan at gagawin nating unton, ha, mga meme, yan. Tiklupin lang po natin na ganyan at ito po ay ating, yun na nga, tatahiin, Sus Maria Joseph. Pero ako po hindi naman nanahi dito, ha, kasi ako po wala kasi ngayong sinulid na pula. Ako po, Sus Maria Joseph. Meron po ako ditong sinulid na puti. Kaya lang pangit naman po kapag ka sinulid na puti, ha. Yan po. Hindi na po natin ito tatahiin, ha, mga meme. Kasi ako po naman ay may giniwa na ditong isang ready na, ha, mga meme. Yan. So, ganito po. So, anong gagawin natin dito kapag ito po ay natahina natin? Ito po ay ating i-activate natin sa silag ng ating araw. Ito po ay ating re-ritualan, ha, mga meme. Pero bago yun, mga meme, bago nyo siya i-fold na ganyan, yan, pagkatapos nga po. So, anong gagawin natin na ganyan? So, andyan na po siya. Ito po ay ating hihilingan, ha, mga meme. Kapag andyan na po, ito yung aalayan po muna natin ng ating panalangin. Na yun na nga. Kumarap tayo sa sinag ng araw at sa may bandang silangan. At ito po ay ating, pagkumbaga eh,
hilingan at dasalan. Kumbagay, magbigay tayo ng petition sa kanya. Kumbagay, hihilingan natin to ng ating mga petition sa kanya, ha mga meme. Yung tayo pagkalooban niya ng siksikliglig at umaapaw na kasaganaan. Yan. Tapos tayo ilayo sa lahat ng mga tao masama, lahat ng uri ng kapahamakan at lahat ng uri ng karamdaman. Tayo ay maging masaya-masaya ang ating buhay at maging masagana-masagana ang ating buong pamilya. Yan, ganyan. Yung mga lahat ng mga intensyon ninyo, yung mga petisyon ninyo ay ibulong nyo na dito sa unto na ito para ito ay maging epektibo talaga at maging lucky charm natin, ha mga may. At pagkatapos, anong gagawin natin dito? Ito po ay ating titiklupin lang na ganyan. At ito po ay ating tatahiin at gagawin nating unton, mga meme. Yan, ganyan ha. Ganyan. Yan. Gawin nyo lang po siyang unton na ganyan. Tahiin nyo po ha, mga meme. Pulang sinulid din pa ang tatahiin nyo. Pero hindi ko na po siya tatahiin. Kasi medyo matagal-tagal yun pag tinahi ko pa ito. Tagkatapos po natin itong matahi, anong gagawin natin dito? Ito po i-activate natin sa sinag ng araw, ha mga meme. Ito po'y paarawan natin. Kahit mga 10 to 15 minutes lamang po'y okay na po yun. Huwag niyo po hahayaan siyang mababasa o malulubugan ng araw. Ito po'y mainam po natin gagawin tuwing araw ng Martes o Biyernes, ha mga meme. Mga around 6:30 ng umaga hanggang 8:30 ng umaga po. At mainam na, at yun na nga po. At pagkatapos ay anong gagawin po natin dito? Ito po ay ilalagay natin sa ating mga wallet o mga bags, ha mga meme, o yung mga purses o yung mga lalagyan natin ng mga pera. Ito po ay maghahatid sa atin ng kaswertehan at lahat ng mga positive energy ay talagang mai-invive niya para po tayo ay daluyan na naman ng mga bagong kaswertehan. Alam niyo po ba na may mga sikat na artista na gumagawa nito, yung gumagamit to, yan katulad na Lacoco Martin, Lacris Aquino, yan naniniwala sila dito, Sus Mar Yosef, yan sila, meron pang gumagawa nito eh. Basta ang alam ko lang po sila po kung Martin at saka si Chris Aquino. Ha, yan po sila ay may mga ganito rin untot at naniniwala din talaga sila kasi yan po ay parang naniniwala din sila mga, sa mga punsoy-punsoy. Yan mga meme. Kaya gawin nyo rin po ito ha mga meme. At ito talaga po ay makakapagdulot sa inyo ng kaswertehan ha mga meme. Ito po kasi ay prove ko na talagang subok na subok ko na dahil ito po ay ginawa ko na at dahil ganyan po talagang dumadagasan ang lahat ng kaswertehan. Mula nung po ito po'y ginawa ko, talagang in-imbibe ko ang power ng dahon ng laurel. At as in, yun ako po, talaga namang ako po ngayon ay talagang siksikliglig at umaapaw na talaga ang kasaganaan na dumadating sa akin. At yan naman po'y pinagpapasalamat ko, mga meme. Yan po'y subukan ninyong gawin, ha, mga meme. Ito po'y subukan ninyong gawin at makikita nyo ang maaaring idulot sa inyo na kaswertehan at pagbabago na maaaring idulot ito sa inyong buhay. Sus Mar Yosef, yun ako po. Yan, mga meme, ha. At yun na nga mga meme, sana po yung may napulot naman kayong mga bagong idea at kaalaman sa pag-invite naman ng mga bagong kaswertihan. And with that mga meme, keep safe and God bless. Bye mga meme, thank you for watching.